Welcome back to my channel, Nudes Mads Lumalib Channel, OFW na uman. Ito po ang part 2 ng aking vlog dito sa Riyam Park. Ayan po, nakita niya, napakaganda po. Yan, makikita mo rito kasi mataas po ang location itong Riyam Park eh. So makikita mo po yung kapaligiran nito, ayan. Andito po ko sa taas. Makikita nyo ang yan, ang highway nakapaligid dito. Ay, napakaganda po talaga. Ayan oh. 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 May mga lokal din na pumapasok. Napakaganda po ng park na ito. Ayan. Eh kahit pa paano po ay may mga tao pa rin po sa park. Ayan oh. Na naglalaro kasama ang mga bata. Pero ang ibig ko sabihin ay talaga namang makikita mo ang kapaligiran na napakaganda po. Ayan po. As usual, andito pa rin po ang aking very loyal supporter sa YouTube na si Bibing. Ayan. Ayan po siya. Oh. Pinasamahan niya ako kasi ito po ay lagi niya akong sinusuportahan, ano? So, nagpapasalamat po ako sa kanya. Ayan, kita niya yan. Wow. At ang mga bundok na yan, yung sinasabi kong bundok. Bundok na kalbo, ano? Wala po siya mga kahoy. Solid rocks po yan. Ayan, oh. Ayan. Napakaganda po. Ang mga bundok dyan, makikita nyo, ayan oh. Wala po mga kahoy yan kasi hindi po mabubuhay dito sa sobrang init po at saka isa pa, bato po yan. So paano naman po tawag dito, tutubo ang mga puno, hindi po talaga. Noong unang panahon nga po ay gusto kong patagin ang mga bundok na yan. Na nag-offer po ang Russia na sandali lang po nilang gagawin. Pero ayaw po ng uman. Talaga preserve nila ang beauty. Kasi sa kanila po, ayaw po ang original. So bakit naman po nila gagawin yun? Ayan. Naririnig nyo mga uwak dito? Ayan. Yan ang national bird nila nung una. Iwan ko ngayon na. Pero nung una, uwak kasi ang national bird nila. No? Dami po niyan dito. Sarado po ang gate niyan eh, kaya hindi po tayo makapasok. So hanggang dito lang po tayo sa baba. Yan. At saka dito po, ang dami pong CR dito. Dito sa may taas, so hindi ka po talaga mahirapan, ano? At saka linis po, nang pumasok po ako kanina sa CR, ay talaga masasabi mong mahiya ka, ano? Super ang linis. Ganun naman talaga po eh. Pag malinis po ang isang lugar, ikaw mismo ha, ikaw mismo na gumagamit nito, ay maasiwa kang magkalat, hindi mo pwede po gagawin. Talagang mahiya ka po sa sarili mo. Ganito po ang nangyayari dito. Yun ang sinasabi kong disiplina lang po talaga ang kailangan natin. Ayan. Ito na po ang part 2 ng aking vlog. Gusto ko lang po i-cover ang area na to. Para may pakita sa inyo na isa ito sa mga napakagandang park ng Uman. Ayan. Ayan po. Sarado po ang gate. Ayan po. So hindi po tayo makapasok sa taas. Ayan. Kasi may ano po yan eh. May timings po kung kailan nila ibubukas. Saka ka po makapasok doon. Para makapunta ka sa taas. Wow na wow po itong lugar na to. Kaya sabi ko nga, pag ako'y nag full good na, eh hindi ko makakalimutan ang lugar na to. Kasi nakita ko ang pag-usbong nito. Yan ah. Yan. Kita niya sa baba. Yan naman po ang
Ayan o, kita mo, may dagat yan doon. Ayan o, yan. At saka ang daming dates, no? May una akong vlog na pinapakita ko sa inyo ang dates. Na ang bunga niyan ay for local consumption and exporting as well. So, in-export din nila po yan. Ayan. Ayan ang gate. Lalabas ka dyan. Ayan ang bundok nila. At ito na po yung kanina. Ayan po. Oh. Wow. Ayan po. Ganda po, no? Ay. Nung unang panahon kasi, hindi ko pa iniisip to kasi alam ko matatagalan pa ako dito sa Oman. Pero, nagsawa na rin po. Kailangan ko na pong bumalik sa ating mahal na bansa. Kahit po anong gagawin mo. Kahit gaano ka pakatagal. Akala ko nga dati, dito sa Oman, ay mag-i-stay ako ng 5 years. Kasi my plan is different, no? Gusto ko mag-iba-ibang bansa. Dati may offer pa kay auntie doon sa New York, no? Sa US. Pagka-graduate ko dati nung college, ay sabi niya, punta ka rito, regalo ko sa'yo for being a cum laude. Kasi nakapag-asawa sa ng Espanyol. Pero medyo takot pa ako ng inferiority complex. Kahit matalino ka, siyempre ahalubilo ka sa mga Amerikano, isa kang Pilipino. Yun pa dati ang feelings ko, no? Pero mali pala yun, no? Pag may talento ka at matalino ka, ay huwag kang matakot, no? Kasi ang mga Pilipino ay talented. Yan po. Pero siyempre, bata pa tayo noon, ay hindi natin inisip ang ganun kasi nakikita natin ang mga Amerikano, ang tatangkad, ang puputi. Oo, sabagay, puti rin tayo. Kaso nga, pango naman ang ilong natin. Yun po, yun ang mga hindrance, no? Pero ang payo ko ngayon sa mga huling tubo, huwag niyong isipin yun. Go for it. Basta ikaw ay Pilipino, matalino, ay huwag mong isipin ng ganyan. Ha? Kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang gusto mo, gagawin mo. Basta hindi ka lang po na wala ka lang pong naapakan. Yan, ha? Wala ka lang pong naapakan. Go for it. Huwag mong ikatakot. Kasi yan ang magiging sanhi ng iyong pag-asinso, no? Yan. Dati nung una, wala rin akong balak mag-abroad. No. Gusto ko Pilipinas lang. Pero nang bandang huli, ay sabi ko, kailangan ma-explore ko naman ang all the possibilities habang ikaw ay nabubuhay, no? Gusto ko dati 5 years ako dito, 5 years naman sa ibang lugar, ganun gusto ko. Pero hindi ko pala ay natumagal ako dito. Hindi naman ako nagsisisi, siyempre. Anong pagsisisihan mo dito? You got a good job, huh? You got a good family, at marami nagmamahal sa'yo, no? Marami ka rin barkada, marami kang katrupa. So, huwag mong isipin. Ang importante, okay ka? Mahal mo ang Diyos? At mamahalin ka rin niya? Ayun nga, sinasabi ko lagi na huwag natin kalimutan, gaano man tayo katanyag, gaano man tayo katalino, gaano man tayo kaasenso, ay Diyos pa rin po ang ating sandigan at pag-asa. Yan po. Pag mayroon ka po niyan, ay talagang hindi ka po mapupunta sa masama at hindi ka po niya ipapahamak. Ano? Lagi kanyang babantayan. Yan, mga katrupa. This is my vlog for today. And I am so happy to give you this vlog, this video. At masasabi kong yung mga katrupa natin dyan na may mga balak, huwag nyo lang po isipin ang ibang mga bansa. I-consider nyo rin po ang Oman. Pag may mga offer kayo, ay hindi po ito nahuhuling bansa ang isa ngayon. Ha?
okay po to. Ito ang vlog ko, ang purpose nito ay para kayo matulungan at makapagsubaybay kayo at masasabi nyo, wow, okay naman pala po doon. Yeah. Yan po. Parang paraiso, ano? Ha? Ang bansang ito ay masasabi mong pinagpala ng Diyos. At ito talagang, dahil nga siguro hindi pa to overpopulated, no? So, kaya siguro ganun, na hindi pa masyadong inhabited, okay pa ang populasyon nila. Kasi ang karamihan dito, expat pa ngayon. Marami pang residents expat kaysa mga citizen, no? Kaya makikita mo pag may mga vlog ako na ano, makikita mo ang karamihan na expat. At ang lokal ay kukunti lang ang makikita mo. Ganyan po yan. So mga katropa, this is my part 2 vlog for Riyam Park. And at the same time, I want to say thank you to all of you. And please don't forget to subscribe my channel, Nudes Mads Roma Live channel, para masubaybayan nyo po ang mga scenery, good scenery in Oman. At masisiyahan din po kayo. Huwag nyo pong kalimutan, i-subscribe ito pag first time ka pa lang sa akin channel. Hanggang dito na lang po. At hanggang sa muling vlog ni James. Dito sa channel na ito ay inyo pong subaybayan. Bye for now. At maraming salamat. I love you. Bye.